What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay maganda na naman po yung pag-uusapan natin dahil yung topic po natin ngayon ay regarding po dito sa paparating na airdrop and listing ni Bloom. Yes, wala pa naman pong exact date pero syempre ang target date nga po nila ay this coming bear month, which is yung end of the year, this 2024. At ito na talaga yung isa sa crypto projects na inaabangan lang po ng, syempre na hindi lang ng mga players pati po ng mga crypto experts and analysts. Dahil possible nga daw dahil maganda yung projects na ito and potential na sumunod kay Notcoin and also kay Dogs. Okay, so sana maging totoo po yun dahil isa po ito sa ginagrind po natin na crypto project na syempre pwede tayong makakuha ng free money sa pag-grind natin sa project na ito. At syempre pag-uusapan din natin yung may nag-post regarding nga sa possible ratio, kung ilan nga ba yung mismong ratio ng token na ma-receive natin ay naman ay prediction lang, and also yung calculation kung naglabas kasi yung gate.io regarding sa expected na listing price prediction din ni Bloom Token. At syempre pag-uusapan po natin yan. Before tayo mag-start ay maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta, pananood at palaging pag-aabang sa mga contents and videos na ina-upload natin. Thank you po sa inyo lahat. At ngayon, simulan na natin, okay? So dito guys, para sa mga solid supporters na nagko-comment, naka-like and naka-subscribe sa atin, don't worry guys, napapansin ko kayo. Mag-comment na kayo dyan sa may comment section sa baba dahil pipili po tayo dyan para sa next video natin tomorrow. At ngayon, umpisa na natin, okay? So dito guys, hindi ko na-explain sa inyo kung paano talaga napaparami syempre yung ating Bloom Points, which is meron tayong nadaanan dito na isang post sa X or sa Twitter na kung saan ayun nga daw yung possible na expected lang naman. Hindi naman ibig sabihin na ganun talaga yung magiging ratio when it comes to ratio. For example, 1,000 is to 1 yung mismong token. So kung meron kang 10,000, di ba, i-divide mo lang yon. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mismong expected na price ni na listing price ni Bloom, okay? So dito guys, tingnan natin. Ayan. So dito guys, naglabas si gate.io, which is alam naman natin isa sa popular and syempre reliable na crypto exchange na ginagamit natin. Syempre nagtatransact din pwedeng sa mga cryptocurrencies, which is sabi ni gate.io sa technical analysis nila, it showed that Bloom is expected to range between 0.003053 and 0.007316, yung mismong range, di ba? Doon nag-range yung mismong price ng isang Bloom token. At syempre this 2024 nga daw po yung expected na listing and per airdrop or TGE ni Bloom, kaya isa ito inaabangan at i-compute natin mamaya yung possible lang naman. At syempre para magka-idea tayo na yung ganito mga analysis ay kung magkakatoto nga ba or hindi, malalaman po natin yan sooner, okay? So dito guys, meron akong nakita sa X yan. Naghahanap kasi tayo dito ng reference na may nakita na lang ako dito sa Web3 World Crypto na kung saan ang nakalagay dito is yung Bloom possible conversion ratio is 3.33:1. So dito for example, meron kang 100,000 na Bloom points, which is yung BP, yung equal daw po nun is nasa 30,000 plus Bloom token. So dito guys, ang naisip ko naman kung ganito yung mangyayari, for sure sobrang daming token supply, which is marami kasi naglalaro ng Bloom ngayon. So kung ganito yung magiging ratio na is marami talaga yung magiging token supply, for sure po yan, okay? So dito guys, for example, may 50,000 Bloom points, syempre 15,000 Bloom token yan. At syempre kung ganyan yung magiging token na ma-receive natin, okay yan kahit magpiso, 'di ba, yung mismong value kung ganito. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, hindi pa ano pa tayo reliable sa ngayon dahil nga lahat po to ay prediction lamang. So hindi pa natin malalaman kung magkakatotoo siya or hindi, pero nagkakaroon tayo ng idea dahil sa mga post na ganito. Pero sabi ko sa inyo guys, pag-usapan lang natin ito, pero syempre hindi naman natin kailangan paniwalaan agad. Syempre meron lang tayong source kahit papaano or reference. Syempre para ma-motivate pa tayo mag-grind pa, okay? So dito guys, makita niyo for 30,000 Bloom points, may 9,000 Bloom token. So to give you an idea, kapag nagpiso yan at meron kang 30,000 token or sabi mong 15,000, 9,000 token, i-multiply mo lang doon. So for example, meron kang 15,000 token and nagpiso yung value ng isang Bloom token sa listing mismo. Kapag binenta mo, 'di ba, syempre, meron kang 30,000, meron kang 15,000 and 9,000 as example po dito, okay? Sa binigay dito, okay, na reference natin. O sabi ko sa inyo guys, ito yung mga parang haka-haka lang naman, pero kung magkatotoo man, 'di ba, talagang okay at paldo talaga, okay? So 30,000 for example Bloom tokens, tapos nagpiso siya, 30,000 is 30,000, hindi naman natin kikitain yan ng ganun lang kabilis, okay? So dito guys, pag-usapan din natin yan, yung 0.003 yan, for example 0.003 times natin yan sa
Sabi natin 57 kasi naglalaro dyan yung price. So, ang isang token ng Bloom is nasa 0.171. Prediction lang to guys, ha? Hindi siya magkakatotoo, pero titingnan natin kung possible nga ba. Okay, kung 0.1 nga times natin, for example, meron kang sabi na natin 10,000 na receive na tokens. So, meron kang 1,710 pesos. Ito guys, ha, ay prediction lamang or calculation based po doon sa binanggit dito. And also, kay gate.io tayo dito nag-base sa pinakamababang predicted price sa listing. So, possible na mas mababa dyan or mas mataas dahil nga prediction lang po ito. So, nagkakaroon lang tayo ng idea, okay? So, dito guys, nag-base tayo dito, for example, sa 3.3, di ba? For example lang, di ba? Meron kang 100,000 tokens at meron kang 30,000 naman. So, i-compute natin yon, okay? So, 0.171 yung value ng isang token times natin, for example, nakakuha ka ng 30,000 tokens. So medyo okay na talaga to, reasonable, which is 5,130. Maganda-ganda na, okay? So kung magkagayto man ang bigayan talaga, 'di ba, magiging grateful tayo dahil nga worth it talaga yung mismo pag-grind natin. Pero sana magkatotoo to at sumunod siya talaga kay Notcoin and also kay Dogs, dahil nga si Bloom ay isa sa mga, sabi nga ng mga crypto experts na basa natin, ay the third project na susunod talaga doon sa dalawang nauna na may pinakamagaganda at hindi naging dust project. Kasi karamihan ng mga crypto projects sa ngayon ay naging dust, so halos wala tayong makuha dahil nga, ayun nga, mababa yung na-receive natin tokens, hindi fair yung distribution, at syempre at the same time mababa yung listing price niya. Kasi yung sa pre-market, biglang bumabagsak yun, ay imbis na okay na sana, nakocompute na natin na reasonable yung price, biglang nung nalis yung token, biglang bumaba. So parang yun na, nagkakagulo na at biglang bumababa yung price. Pero syempre, nasa crypto projects tayo, wala namang sure dyan, walang 100% na assurance na kikita tayo or hindi. Kaya sabi sa inyo, more projects, more chances yon na kumita tayo ng free money. So karamihan din ng mga projects ngayon guys ay nag-require na ng TON transaction or TON coin, which is gagastos muna tayo bago po tayo, syempre, maging eligible sa kanilang pa-airdrop. At syempre, pag-aaralan din natin, kaya sabi sa inyo, do your own research din. Kung nakikita nyo ng potential yung project, sa tingin nyo maganda, go for it. Depende po sa background yan at pag-aaral ninyo sa mismong project na nilalaro ninyo. Ako lang po ay guide lang, di ba, dito sa mga updates na upcoming sa mga projects na available po, para kumita tayo pare-parehas dito sa mga airdrop projects na libre lang naman. Okay? So again guys, pipili tayo dyan sa may comment section sa baba. Makita po tayo bukas sa new update natin sa isang crypto project. Thank you po, and peace, one love.